Hello guys, so welcome back to my channel. Bali, ang i-discuss ko ngayon sa inyo is regarding sa procedure and latest protocol when it comes to quarantine period, lalo sa mga uuwing OFW dito sa Pilipinas. Bali, dumating ako dito last July 8. And again, it depends kung ano yung magiging experience nyo. Ang i-explain ko lang sa inyo is based sa naging experience ko dito nung dumating ako dito sa Pilipinas. Bali nga pala, galing ako sa Philippine Airlines. So from Miami to LA and LA to Manila. So yung bali ang route na ginawa ko. So I arrived last July 8. At isa-isayin natin yung mga procedure from the airlines hanggang sa quarantine hotel at kung ilang araw ang dapat na itagal na OFW when it comes to quarantine period, right? So, samahan niyo ako.
So yun guys, hopefully meron tayo, kahit pa paano meron akong na-share sa inyo na information at details regarding po kung sino man po yung mga magbabakasyon. Kasi before, ito rin po yung question ko before ako umuwi dito sa Pilipinas, kung gaano katagal ang quarantine, paano ang procedure ko, ano yung mga fifilapan. So at least ito po yung scenario ko sa inyo based po sa aking experience. So again po, maaari pong magkakaroon po ng pagkakaiba kung ano po yung mga magiging experience nyo kung kayo po iuwi dito sa Pilipinas. So ang binahagi ko po sa inyo yung based po sa aking naging experience from Miami hanggang makauwi po ako dito sa Pilipinas. And I think marami pa rin pong magbabago or may dadagdag, may babawas na mga procedure and protocol po ng ating gobyerno for sure sa mga darating na panahon. Hopefully po maging maayos po at mas maging maiksi po yung quarantine period ng mga OFW na uuwi po sa kanya-kanilang mga pamilya. Kaya so maraming salamat po sa inyong lahat, and again I'm gonna see you in my next video. Thank you po.